lumipas pa ang 2 taon, lalong nanghihina na ang katawan nitong si Lolo Tikoy. Alam na ng matanda na malapit na ang kanyang katapusan. Pero tanggap na niya ito at alam niyang mas malakas ang susunod sa kanyang yapak. Itong si Iman. Sa paglipas kasi ng 2 taon, nakakagulat ang biglaang paglakas, lalo na sa mga orasyon. Ang mga taglay din itong mga agimat, mas gamay na niya itong gamitin. Taglay ni Iman ang 3 malalakas na agimat, tulad ng agimat ng Limatok, na kayang magpagaling sa kanyang mga sugat sa loob lamang ng ilang minuto. Ang agimat ng Tagulilong na magbigay sa kanya ng kakayahan na maglalaho sa mata ng tao kapag nasa ilalim ito ng anumang anino. At ang natatanging agimat ng ngipin ng kalabaw na nagbigay sa kanya ng sobrang kalakasan. Gamit din ngayon ni Iman ang armas ng prinsipe ng mga Alcantar. Ang 3 mukha ng kamatayan, isang parang buto ng tao na espada, ngunit sa ilang pagbigkas lamang ng ilang orasyon, kaya nitong magpalit ng anyo sa pagiging panak at pagiging latigo. Hawak din ni Iman ang kambal na kabibing itim na nagbigay sa kanya ng kakayahan na manggagamot sa kahit na anumang karamdaman. Araw ng Linggo, bisita ni Lolo Tikoy ang 2 tao, itong si Iman at ang bagong alalay nito na si Simon. Ito namang si Simon, matagal na itong kakilala ni Lolo Tikoy. May mga kaalaman din ito sa pakikipaglaban at sa mga orasyon. Ngunit hindi nga lamang ganun kalakasan at iniwan na din ito ng kanyang gabay, pati na sa mga hawak na agimat dahil sa bisyo nito noon, tulad ng pagsusugal, pag-iinom at pangbababae. 50 taong gulang na itong si Simon at tinalikuran na ang mga bisyo nito. 1 taon na din ang nakaraan. Nang manghihina na ang katawan ni Lolo Tikoy, isa ito sa mga nag-aalaga sa matanda. Sa ngayon, ito na ang nagiging alalay ni Iman sa lahat ng mga ginagawa nito at sa lahat na lakad. Habang nag-uusap ang 3 sa kwarto ni Lolo Tikoy, hindi mapigilan ni Iman ang mapaluha. Mahal na mahal niya itong si Lolo Tikoy. Ngunit kailangan talagang tanggapin na ang lahat na may buhay sa ibabaw sa mundong ito ay may katapusan. Sabi nitong si Lolo Tikoy, "Simon, samahan mo si Iman sa kanyang paglalakbay at adhikain. Magpatuloy kayo sa pagtulong sa mga nangangailangan at sugpuin ang mga kampo ng kadiliman. Hindi na ako magtatagal dito sa mundo ng mga tao. Ngunit ang mawawala lamang sa akin ay aking katawang lupa. Ngunit ang aking espiritu ay magpatuloy sa paggabay sa iyo, Iman." Ang sabi ni Lolo Tikoy kay Iman habang nakahawak ito sa balikat ng binata. Nakahiga na itong si Lolo Tikoy at nahihirapan na sa pagtayo. Ngayong wala na si Simon na mag-aalaga nito, ay ang apo na lamang na isa ding antinggiro ang makakasama nitong si Lolo Tikoy. Makalipas ang ilang sandali, tumayo na itong si Iman habang pinapahid ang mga luha. "Lolo Tikoy, maraming salamat sa lahat. Sa lahat-lahat. Ngayon, aalis na kami at simulan na ang aming misyon.
maglalakbay kami sa lupain ng mga tao, lupain ng mga engkanto at lamang lupa, at pati na sa mundo ng mga diablo, para sugpuin ang mga masasamang nilalang. At tumalikod na sina Iman at Simon. Papaalis na sila doon sa kubo ni Lolo Tikoy, ang matandang itinuturing na isang alamat sa mundo ng mga kababalaghan. Ay nalalapit na ang katapusan. Naglalakad sina Iman at Simon sa bundok ng sinawahan. Ang plano ng mga ito, pupuntahan nila ang isang lugar ng San Jose, ang lugar na nababalot ng dilim dahil sa pamimisti sa lugar ng mga taong may kaalaman sa Barang at Lason. Ilang linggo na din ang nabalitaan ni Iman, ngunit hinihintay lamang niya ang katapusan ng kabilugan ng buwan para makahingi ng basbas kay Lolo Tikoy. Ngayon natapos na ang lahat. Unahin niya natapusin ang mga naghasik ng lagim sa lugar ng San Jose. May katangkaran din itong si Iman at may kalakihan ang katawan. Nakasando lamang ito na gawa sa balat ng hayop na asopra. Nakasumbrero ng malapad na gawa naman sa dahon ng anahaw. May dalang bag sa kanyang likod at nakasukbit ang mga armas sa kanyang tagiliran, tulad ng punyal, isang mahabang itak at ang buto na may tatlong mukha ng kamatayan. May dala din silang maliit na galon para sisidlan ng tubig. Itong si Simon, tulad din ni Iman, may suot din itong malapad na sombrero, bag at isang mahabang itak na gawa sa tanso. Isang buntot pagi na may hawakan na gawa sa bulalakaw. Binaybay ng mga ito ang malalagong kagubatan. Makalipas ang mahigit sa 2 oras na paglalakad, tanaw na nila ang lugar ng San Jose. Dahan-dahan na silang umusad papunta doon sa mga kabayan na nasa gilid ng malawak na palayan. Doon naman sa unahan, malapit sa may ilog, makikita din doon ang mas maraming mga kabayan. Nang makalapit na sila doon sa mga kabayan, nagtanong-tanong na ang 2 tungkol sa kubo ni Lolo Ignacio, ang kakilala ni Lolo Tikoy. Ayon kasi ni Lolo Tikoy, makakatulong ito sa kanila. Pwede din na doon muna sila pansamantalang tumira habang nilalabanan nila ang mga kampo ng kadiliman na naghasip ng lagim dito sa kanilang lugar. Kilala naman sa lugar na iyon itong si Lolo Ignacio, kaya agad na natunto nila ang maliit na kubo nito doon naman nakatayo sa kabilang bahagi ng malawak na palayan. Tanging ang bahay ni Lolo Ignacio ang nakatayo doon at nag-iisa. Nagulat pa nga ang matanda nang makita sina Iman at Simon. Titig ng titig ito sa kanila na parang pilit silang kinikilala. Nang makalapit sila, nagpakilala itong si Iman at sinabi na disipulo siya ni Lolo Tikoy. Biglang nagdiliwanag ang mukha ng matanda nang marinig ang pangalan ni Lolo Tikoy. Agad silang pinatuloy sa loob ng kubo at ipinakilala ang asawa nitong si Lolo Tikla. Naghain din agad ng nilagang kamuti ang mga ito at saging. Habang kumakain doon sa pantawan ng kubo, pinag-usapan nila ang kalagayan ni Lolo Tikoy. Ilang taon na din na hindi nagkikita sina Lolo Ignacio at Lolo Tikoy. Itong si Lolo Tikoy pala ang nanggamot sa kanyang asawa na may malubhang kalagayan ilang taon na ang nakaraan. Kaya sabi ni Lolo Ignacio na malaki ang kanyang utang na loob sa matanda.
hanggang sa mapadpad ang kanilang usapan tungkol sa mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng laging sa kanilang lugar. Napaseryoso bigla ang mukha ni Lolo Ignacio. Oo, Irman. At masaya ako na dumating kayo. Alam kong ito ang pakay mo dahil disipulo ka ni Lolo Tikoy. Adhikain ninyo ay ang wakasan ang mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng lagim dito sa mundo ng mga tao. Mahigit sa 10 na ang mga namatay dahil sa mga demonyong yan, Iman. 2 barangan at 1 manlalason. Magkakamag-anak lamang ang mga ito at nakatira doon sa paanan ng bundok. May ilang albularyo na din ang sumubok na labanan ang mga ito. Ngunit sa huli, umiwas na lamang at umalis dito sa lugar. Hindi nila kaya ang bagsik ng mga barangan. Naghari-harian ang mga ito dito sa lugar namin, dito sa bayan ng San Jose. Linggo-linggo, nanghihingi ang mga ito ng bigas, gulay, at ilang mga alaga namin na manok, baboy at kambing. Kung may papalag, asahan mo na kinabukasan may mangyayaring masama sinuman sa miyembro ng iyong pamilya. Kaya kinatatakutan at pinangingilagan ang pamilyang iyan dito sa aming lugar, Iman. Ngayon, puntahan natin si Nanauga. Itong si Nanauga ang namumuno namin dito sa bayan ng San Jose. Kaya matapos na makapag-usap ang mga ito, agad na umalis at papunta na sa bahay ni Nanauga na nasa gitna ng palayan. Malapit lamang ito sa bahay nila ni Lolo Ignacio. Kaya makalipas lamang ang 10 minutong paglalakad, narating na nila ang lugar. 3 bahay ang kanilang nakikita na nasa gitna ng palayan. At napapalibutan ito ng maraming tanim na mga sagingan. Ang isang may kalakihan na bahay ay pamamay-ari ni Nanauga. Saktong-sakto naman na hindi pa nakalis ang matanda para pumunta sa kanilang bukirin. Pinatuloy sila agad sa loob ng bahay at ipinakilala sina Iman at Simon sa matandang si Nanauga. Isa ding babaylan itong si Nanauga sa kanilang lugar maliban sa pagiging pinuno nito. Pero kahit na ang matandang ito ay takot sa pamilya ng mga barangan, kaya nag-utos na ito sa ilan sa kanyang mga tauhan na humingi na ng tulong sa mga karatig na lugar para tuluyang sugpuin ang kasamaan ng pamilya ng mga barangan, ang pamilya nitong si Utik. Pagkaharap lamang nila ni Nanauga at Iman, ramdam agad ng matandang babaylan ang malakas nitong mga karga at taglay. Sabi nitong si Nanauga, "Ignacio, saan galing ang mga ito?" At pagkatapos, tumitig ito sa mga mata ni Iman. "Ramdam ko binata ang lakas mo. Pumunta ba kayo dito sa aming lugar para tulungan kami laban sa mga kampo ng kadiliman dito sa bayan ng San Jose?" Ang sagot naman itong si Iman, "Oo, Nanauga, at gagawin namin ito na walang kabayaran." Sumabad sa kanilang usapan itong si Lolo Ignacio. "Nanauga, itong si Iman at Simon, galing pa ito sa lugar ng sinawahan at mga disipulo ni Lolo Tikoy. Nakita nila ni Iman at Simon ang pagkabila ng matandang babaylan sa kanyang narinig. Napadilat ang mga mata nito
at biglang napatayo. Dahan-dahan itong naglalakad paikot sa kanila at sabi ni Nanauga, "Nabalitaan ko ang mga nangyari sa kanya, Iman. Kumusta na si Lolo Tikoy?" Kahit na nanghihina na ang matandang iyon, hindi pa rin kami nakakalimutan at may ipinadala pa para sugpuin ang mga demonyo sa aming lugar. Hindi na ako nagtataka, Iman, kung bakit ganun kalakas ang iyong mga taglay. Ang pamilya ni Utik ang namimiste dito sa aming lugar. Pinagharian na niya ang buong bayan ng San Jose. Dalawang albularyo at isang antinggiro na ang napilitang umalis sa lugar na ito dahil hindi nila kaya ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Kahit na ako, hindi ko kakayanin ang lakas ng mga iyon. Malakas si Utik at ang asawa nito na si Nitay, Iman, Simon, at ang dalawa nitong anak na may kaalaman sa barang at panlalason. Pero ang namumukod-tangi sa mga ito ay itong si Pablo, ang panganay nilang anak na ayon sa aming balitang nasagap, ibininta pa ang kaluluwa sa Diablo para mas mapalakas pa ang taglay na kapangyarihan. Si Pablo ang pumatay kay Tatay Agusto, ang albularyong mayroon ding malakas na kaalaman at lumalaban sa kanila. Ngunit mas nanaig ang lakas nitong si Pablo. Nakakalungkot na ang inaasahan namin na magliligtas laban sa kanila ay napatay pa. Sabi naman itong si Iman na tumayo na din. "Ako na ang bahala sa kanila, Nanauga. Pakisabi na lang sa mga sangkatauhan ang aming misyon para hindi na magtataka ang mga ito. Wala akong pakialam kung malalaman nila ang aming pakay dito sa bayan ng San Jose. Maraming salamat, Iman. Sabihin mo lamang ang mga kakailanganin mo na kahanda kaming tumulong." Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, nakabuo na ng plano ang mga ito. Itong si Iman, balak nitong puntahan ang bahay ng mga barangan para hamunin ang mga ito at balaan. Gusto nitong matapos na agad ang paghasik ng lagim ng mga ito. Gulat na gulat pa nga itong si Nanauga sa plano nitong si Iman. Masyadong mataas yata ang kumpiyansa nito sa sarili, ni hindi pa nga nito alam ang tunay na lakas at mga taglay ng mga kalaban nila. Pero wala na siyang magagawa pa. May tiwala siya kay Lolo Tikoy at alam niyang mayroong kakaibang lakas na taglay ang disipulo nito. Ang magagawa niyang tulong, samahan ang mga ito at ihanda ang mga kagamitan sa panggagamot kung sakaling kinakailangan. Makalipas ang ilang sandali, umalis na sina Iman at Simon kasama itong si Lolo Ignacio. Pabalik na ang mga ito sa kubo ng matanda doon sa dulo ng palayan. Bukas ng umaga pa ang plano nila. Balak nitong si Iman na makapagpahinga din muna at makapagkarga. Pagdating nila sa bahay ni Lolo Ignacio, agad na nagkatay ng mga manok ang mga ito at pagkatapos kumain na, humiling itong si Iman na gagamitin niya ang isang maliit na kwarto ng kubo. Magkakarga lamang siya ng iilang dasal. Pumayag din agad itong si Lolo Ignacio. Lumipas ang mga oras. Nasa sala ng kubo sina Lolo Ignacio at Simon habang natutulog na si Lola Tikla doon sa kabilang maliit na kwarto. Alas 11 na ng gabi nang magpasyang matutulog na din itong si Lolo Ignacio at nagtataka ito
kung bakit hindi pa lumabas ng kwarto itong si Iman. Simon, ano ba? Lalabas pa ba si Iman? 6 na oras na siya sa loob ng kwarto at hindi pa lumalabas. Sagot naman ni Simon, "Nako, Lolo Ignacio, may pinaghandaan si Iman na matinding labanan. Kaya kailangan niyang magkarga ng mga malalakas na dasal na pangbakod at pangharang sa kanyang katawan. Sa tingin ko, Lolo Ignacio, bukas na lalabas si Iman." Napatitig na lamang sa pintuan ang matanda at pagkatapos, humiga na ito sa isang lantay na nandoon sa sala. Itong si Simon, sumaglit na din ito at nag-uusal ng ilang dasal. Pagkatapos, humiga na din ito sa papag at natutulog. 6 na nang magising itong si Simon at wala na sa loob ng kubo ang dalawang matanda na sina Lolo Ignacio at Lola Tikla. Lalong wala na din doon itong si Iman. Mabilis na bumangon ito at tiningnan ang labas. Nasa babuya na ang matandang babae at sa taniman naman ng gulay itong si Lolo Ignacio. Habang si Iman, nasa upuan ito na kawayan sa gilid ng punong mangga. Nang makita ni Iman itong si Simon, dali-daling tinawag ito ng binata. Kaya lumabas na ni ng kubo itong si Simon. "Simon, humanda ka na. Aalis na tayo ngayon. Pupuntahan na natin ang bahay nila ni Otik. Pero daanan muna natin si Nanauga." Matapos na makapagpaalam ang dalawa, umalis na ang mga ito at papunta na doon sa bahay nila ni Nanauga doon sa may palayan. Pagdating ng mga ito, nakahanda na din ang grupo ng babaylan. Nandoon na ang 4 na kalalakihan at 2 kababaihan. Ang mga ito ang magiging alalay ni Nanauga. Dala-dala ng mga ito ang mga mahahabang itak at mga gamot kung sakaling kailangan ito nila ni Iman. Makalipas ang ilang minuto, umalis na din ang mga ito at papunta na doon sa paanan ng bundok ng San Jose. Nang papalapit na sila, sabi nitong si Nanauga kay Iman, "Iman, Simon, ang bahay nila nasa unahan ng mga kakahuyan na yan. Wala kayong makikitang ibang bahay kundi ang bahay lamang nila ni Utik. Ipagdasal ko ang inyong tagumpay, Iman, Simon. Mag-iingat kayo. Dito na lamang kami. May mga gagawin kaming mga orasyon para mapigilan ang mga paggamit nila sa mga engkanto. Kami na ang bahala sa kanila." "Nanauga, maraming salamat. Kami na rin ang bahala sa pamilya nitong si Utik." At muling naglalakad sina Iman at Simon. Nang papasok na sila doon sa kakahuyan, naghahanda na ang mga ito. Ikinarga na ni Iman ang agimat nito ng tagulilong. Sa tingin niya, magagamit niya ito dahil sa kapal ng kakahuyan sa paligid. Hinugot na din ito ang isang punyal at kinuha ang isang librita. Mga barangan at manlalason ang kanilang kalaban. Maaaring labanan ito sa mga orasyon. Humanda na din itong si Simon. Paglabas nila ng kakahuyan, bumulaga sa kanila ang 2 bahay na nasa gilid ng bundok. Napapalibutan ang mga ito ng mga tanim na sagingan at punong kahoy. Ngunit ang pumukaw ng pansin nitong si Iman ang mga halaman na may bulaklak na kulay pula ang nakatanim sa paligid ng 2 bahay. Sabi nitong si Iman kay Simon, "Ako na lang muna ang lalapit sa bahay nila, Simon. Ikaw na ang bahala
sa mga alaga ng mga ito na nasa paligid. At kahit na ano ang mangyayari, iwasan mong maamoy ang halimuyak ng mga bulaklak na iyan. Dalawa lamang ang mangyayari sa atin kapag naamoy natin ang halimuyak ng mga bulaklak ng Diablo. Maaaring mahuli tayo ng kanilang mga paninlang. At pangalawa, maaaring makapagdulot ito ng pagkaparilsa ng ating mga katawan. Sige, Iman, mag-iingat ka rin. Ako na ang bahala sa paligid. Ang sagot naman itong si Simon. Muling naglalakad itong si Iman papasok ng bakod ng dalawang bahay. Nakita na niya ang dalawang matanda na nasa likod ng bahay nito. Nasa pantawa naman ang isang lalaki at ang isang binata. Nasa labas ito at nagpapakain ng mga alaga nilang mga manok sa isang kulungan. Ramdam ni Iman ang malakas na pwersa ng kadiliman. Patuloy lang ito sa paglalakad at nakahanda na ang kanyang mga orasyon at mga armas. Nang makita naman si Iman ng mga ito, agad na naglalakad ang dalawang matanda na nasa likurang bahagi ng dalawang kubo. Mabibilis ang kanilang mga hakbang papunta doon sa harapan. At ramdam agad nitong si Iman ang lakas ng pwersa ng mga ito. Maaaring ito na sina Otek at Nitay at ang isang binatang nagpapakain ng manok. Maaaring ito ay si Pablo. Dahil sa apat na kanyang nakikita, ito lamang ang mayroong pinakamalakas na taglay. Pero hindi natinag itong si Iman. Patuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa mapatapat doon sa isang kubo. Humarang na din sa kanya ang dalawang matanda. Nakitang-kita niya ang pamumula ng mga mata nito. Sabi agad ni Iman doon sa dalawang matanda, "Gusto kong makausap ang mayroong pangalan na Otek. May mahalaga lamang akong sasabihin sa kanya." Sagot ng isang matandang lalaki na nasa kanyang harapan, "Sabihin mo na ang gusto mo, binata. Nasa harapan mo na ang hinahanap mo." "Mabuti kung ganon. Gusto kong maintindihan ninyo ang aking sasabihin. Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Itigil na ninyo ang mga paghasik ng lagim dito sa bayan ng San Jose. Dahil kung hindi, mapipilitan akong patayin kayo." Natahimik ang mga ito ng ilang segundo. Ngunit binasag ang katahimikan ng pagtawa nitong si Pablo na sa pagkakataon na iyon, naglalakad na ito papalapit sa kinatatayuan nila ni Iman. Galing ito doon sa kulungan nila ng mga manok. Patuloy ito sa paghalakak at sabi nito nang medyo makalapit na sa kanila, "Nakakatuwa ka naman. Pumunta ka dito at harap-harapang sasabihin sa amin ang mga bagay na iyan. Ang lakas naman ng loob mo, ang tindi ng tiwala mo sa iyong sarili." Sagot naman itong si Iman, "Hindi ako nagbibiro. Kung hindi ko kayo makukuha sa pakiusap." Hindi na tinapos pa ni Iman ang mga gustong sasabihin. Biglang nawala ito sa kinatatayuan. Mabilis naman ang kilos ng dalawang matanda. Alam nilang aatakihin na sila ng kanilang karap. Habang umiilag ang mga ito, nag-uusal na din ang mga ito ng mga orasyon. Habang itong si Pablo, napakabilis ang mga kilos nito para protektahan ang kanilang mga magulang. Hinarang ito
ang papasugod na si Iman. Ngunit sa isang saglit, napasigaw na lamang ang isang binata na nakatayo doon sa may pantawan. Ito pala ang unang punterya ni Iman. Tinamaan ito sa likuran at tumagos pa sa dibdib ng binata. Napaigik ito at namimilipit agad sa sakit. Usal nang usal din itong si Iman ng mga orasyon para hindi mahuli ang kanyang mga galaw at kilos. Napasigaw na ang dalawang matanda at lalo na itong si Pablo nang makita ang ginawa ni Iman sa kanyang kapatid. Biglang umatake na din ang tatlo kay Iman. Ngunit napakabilis na kumilos itong si Iman gamit ang mga taglay na agimat nito. Biglang nawala din ito doon sa may pantawan. Pero bago ito umalis doon, binigyan pa ng isang pag-atake at tinamaan sa may batok ang anak ng mag-asawang Otik at Nitay. Agad itong bumagsak at nawala ng malay. Nagulat itong si Iman nang biglang sumulpot sa kanyang likuran itong si Pablo. Totoo nga ang sabi ni Nana Uga, ang pinakamalakas sa kanila ay itong si Pablo. Nakita pa rin ito ang mga galaw ni Iman kahit na gaano pa ito kabilis. Pilit siyang inabot ng saksak gamit ang maliit na punyal nitong si Pablo. Alam ni Iman na kailangan niyang mag-ingat na hindi matatamaan dahil batid niyang hindi ordinaryo ang hawak nitong punyal. Habang naglalaban sina Pablo sa likurang bahagi ng bahay ng mga ito, rinig niya ang pag-uusal ng mga orasyon ng dalawang matanda. Tinatawag na nito ang mga kaibigan ng mga engkanto at ang mga alagang sigbin at mga balbal. Ngunit ang hindi nila maintindihan, parang may mga orasyon din ang pumipigil sa kanilang ginagawa. Hindi nila magawang palabasin ang mga kaibigan nilang mga engkanto at mga lamang lupa. Nababalutan ang buong lugar ng isang napakalakas na mga orasyon at ang mga alaga nila na nagbabantay sa buong paligid. Nakita nilang may isang tao ang mabilis na tumatakbo paikot sa kanilang mga kubo habang inaatake ang kanilang mga alaga. Kaya napagtanto nila na hindi lang ang binatang ito ang umaatake sa kanila. Mayroon pa itong mga kasama at hindi basta-basta ang mga sumugod sa kanila. Mga malalakas ang mga ito, hindi lang sa pisikal na pakikipaglaban at sa paggamit ng mga agimat, pati na rin sa mga kaalaman sa mga orasyon. Sabi nitong si Otik na atakihin na niya ang taong umaatake sa kanilang mga alaga at tulungan nitong sinitay itong si Pablo. Dahil ramdam nitong si Otik ang sobrang lakas ng binatang kaharap ng kanyang anak. Pagkatapos, matapos na makapag-usal itong si Otik ng mga orasyon, bitbit ang isang parang latigo na punong-puno ng mga tinik. Inataki na nito si Simon. Habang ang asawa nitong sinitay, mabilis itong tumakbo papunta sa likurang bahagi para tulungan ang anak na si Pablo. Habang papalapit ito, usal ito ng usal ng mga orasyon. Ngunit bigla itong natahimik nang may isang nilalang ang bigla ang sumulpot sa kanyang likuran. Tinakpan ang kanyang bibig at ramdam niya agad ang pagpasok sa kanyang katawan ng isang pwersa na napakainit sa kanyang pakiramdam. Narinig din niya sa kanyang likuran ang mga pag-uusal ng orasyon nitong si Iman.
mabilis din na kumilos itong si Pablo. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ina na sa pagkakataon na iyon, nahuli na ito ni Iman. May mga isinaboy sa paligid itong si Pablo na parang mga pulbo at may mga isinigaw itong mga orasyon. Sabi nitong si Pablo, "Bitiwan mo ang aking inay. Ako ang harapin mo, duwag." Agad na nalanghap ni Iman ang kakaibang baho galing sa mga isinaboy nitong si Pablo at may kinuha itong isang maliit na bulaklak. Habang tumatakbo at umiilag itong si Iman sa mga ginawang pag-atake ni Pablo, kinukusot-kusot niya ang mga bulaklak at inaamoy ang mabango nitong halimuyak. Sa paraan na iyon, hindi tumatalab sa kanya ang lason ng mga isinaboy na pulbo nitong si Pablo. Habang sina Simon at Utik, nagsimulang mapagmulo na din ang mga ito. Labanan, lakas sa lakas at kaalaman sa mga orasyon. Sinubukan nitong si Utik na maibaon ang barang sa katawan nitong si Simon para manghina na ito at madali niyang matapos. Ngunit kakaiba din ang liksi nitong si Simon. Kaya hirap na hirap din itong si Utik na matalo ang alalay nitong si Iman. Hanggang sa mahuli itong si Utik ng mga orasyon na alam nitong si Simon. Hindi man gaanong kalakasan itong si Simon na tulad ni Iman, ngunit sapat na ang kanyang mga kaalaman sa pakikipaglaban at sa mga orasyon para talunin itong si Utik. Hindi na nito magagamit ang barang at lason dahil naigapos na ni Simon ang lahat na mga ito. Labanan na lamang ang dalawa sa ordinaryo nilang lakas. Dahil si Simon, hindi na rin nito kayang gamitin pa ang kanyang mga kaalaman sa orasyon dahil sa sobrang pwersang paggamit nito laban kay Utik. Nang magawang maigapos nito ang lahat na kakayahan ng barangan, umaasa na lamang itong si Simon sa pisikal na labanan. Mas malaki ang katawan nitong si Simon kumpara kay Utik. Mas malakas at mas batak sa labanan. Dalawang tama ng sapak ni Simon sa panga nitong si Utik. Agad na bumulagta ito sa lupa. Sabi ni Simon, "Sige, bumangon ka. Lumaban ka. Mukhang mag-enjoy ako sa iyo ngayon. Unti-untiin ko ang pagtapos sa iyong buhay. Mga demonyo kayo. Hindi na kayo dapat na mabuhay pa dito sa mundong ibabaw." Napahawak itong si Utik sa kanyang panga habang may tumatagas ng dugo sa ilong at bibig. Pagtayo nitong si Utik, mabilis na pumulot ito ng kahoy at pinaghampas na itong si Simon. Nakita na din kasi nitong si Utik na nakabulagta na ang asawa nito doon sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Ibig sabihin, natalo na din ito nitong si Iman. Napaluha na lamang itong si Utik habang umaatake kay Simon. Ang buong akala niya, wala nang mga nilalang pa ang makakatalo sa kanila. Pero nagkamali siya dahil kaharap nila ngayon ang napakalakas na mga nilalang na pinagmuka lamang silang mga bata sa labanan. Tanging itong si Pablo lamang ang nakakasabay. Ngunit ilang minuto lamang iyon dahil nang lingunin niya ang likuran ng kanilang bahay, nakita niyang bumulagta na din itong si Pablo at pilit na tumatayo. Dahil sa pag-isip nitong si Utik, isang sipa sa tiyan ang nagpayuko sa kanya at suntok sa batok naman galing kay Simon ang nagpabagsak niya sa lupa. Nagdilim ang paningin ni Utik dahil sa lakas ng mga sipa
at suntok nitong si Simon. Sa isip niya, ayaw niyang magpatalo ng ganon-ganon na lamang. Kaya pilit itong tumayo at hinahagilap ang nabitiwa na putol ng kahoy. Ngunit isang malutong na sipa ang tumama sa kanyang panga, ang tuluyan na nagpabagsak sa kanya at nawala na siya ng malay. Habang itong si Pablo, nagawa na ni Iman na maigapos ang ibang mga kakayahan nito. Kaya sunod-sunod nang napapatamaan ito ni Iman sa iba't ibang parte ng katawan. Hanggang sa tuluyang bumulagta ito at namimilipit sa sobrang sakit. Dahan-dahan na naglalakad itong si Iman papalapit sa nakaluhod na si Pablo. Maraming dugo na ang umaagos sa buong nitong katawan dahil sa mga natamong sugat sa labanan. Sa isip nitong si Iman, tutuluyan na niya ang isang ito. Nagpalingon-lingon siya sa buong paligid. Nakabulagta na din ang ina nitong si Pablo at hindi na rin ito gumagalaw. Habang doon sa unahan, tanaw ni Iman ang nakabulagtang si Utik na hindi na rin gumagalaw. Habang nasa tabi nito, itong si Simon. Itinaas ni Simon ang kanyang kanang kamay nito na ibig sabihin na talo na niya itong si Utik. Tapos na ang lahat. Itong si Pablo na lamang ang natitira. Nang muling humakbang itong si Iman, nagulat ito nang makaramdam ng kakaibang puwersa galing kay Pablo. Kaya napatitig itong si Iman sa nakaluhod na kalaban. Kita niya na parang nag-aapoy ang mga mata nito at nagsisimula na itong tumatawa-tawa at humalakhak. Dahan-dahan itong tumayo at pagkatapos, sumigaw ito ng napakalakas. May nakita itong si Iman na napakalakas na pwersa ang umiikot sa kanilang dalawa at mayroong nagsilabasan na mga maliliit na anino na mayroong napakalaking bunganga. Sa isip nitong si Iman, mukhang ito na ang sinasabi ni Nana Uga na ibininta nitong si Pablo ang kanyang kaluluwa kapalit ng walang hanggang kapangyarihan. Hindi na si Pablo ang kanyang karap ngayon, kundi ang Haring Diablo. Mabilis na kinuha ni Iman ang isang kabibing itim. Ipinatak niya sa kanyang bibig ng 3 beses ang lamang langis ng kabibing itim. Kinuha din niya ang isang maliit na punyal at palihim na inihulog niya ito sa lupa sabay ng pag-igpaw nitong si Iman papasugod kay Pablo. Ngunit sumalubong agad ang mga maliliit na aninong itim sa kanya. Hinawakan itong si Iman sa paa at kamay, pero nang magsambit ng 3 banyagang salita itong si Iman, nagtilian agad ang mga maliliit na nilalang na nakahawak sa kanya, hanggang sa parang nasusunog na ang mga ito at maglaho sa kadiliman. Ngunit hindi niya napansin na nasa kanyang harapan na itong si Pablo at nagpakawala agad ito ng mga sikwat na tumama naman sa kanyang dibdib at tiyan. Sa sobrang lakas ng ginawang pag-atake ni Pablo, tumilapon pa itong si Iman at tumama ito doon sa isang malaking puno ng kahoy. Napaluhod itong si Iman at ramdam agad ang sobrang sakit. Mabilis niyang ikinarga ang kanyang agimat ng limatok para agad na mapagaling ang kanyang mga natamong sugat. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na sisidlan ng tubig at ipinahid niya ito sa buong katawan, lalo na sa kanyang mga sugat. Inihanda na din niya ang kanyang agimat ng ngipin ng kalabaw. Matapos na mapakain ang kanyang agimat,
mabilis nang tumakbo itong si Iman. Lalabanan niya ang jablong ito sa lakas sa lakas. Nang mapang-abot na ang dalawa, sabay na nagpakawala ng mga sapak ang mga ito. Tinamaan sa muka itong si Iman at sa dibdib naman ang tama nitong si Pablo. Ngunit mas naunang nakabawi ng lakas at balanse itong si Iman. Dahil sa kanyang ininom na langis, kaya nitong protektahan ang kanyang katawan galing sa kapangyarihan ng Diablo sa loob ng 5 minuto. Kailangan na tapusin ito agad ni Iman. Umiikot itong si Iman sabay igpaw pa itaas at bumagsak ito sa likod ni Pablo. Sabay na itinumba niya ito sa lupa. Kinubawan agad ito ni Iman at pinagsasapak. Lumapit na din sana itong si Simon nang makita na tinamaan si Iman kanina. Ngunit biglang napatigalgal ito nang hindi maigalaw ang mga paa. Nag-usal ito ng mga orasyon na pangwasak. Ngunit hindi ito sapat para mawasak ang malakas na orasyon na inilagay ni Pablo. Habang itong si Iman, ilang beses na din niyang tinamaan itong si Pablo na nakabulagta na sa lupa. Rinig pa nga niya ang paglagutok ng mga buto nito sa panga sa bawat tama ng kanyang mga suntok. Ngunit may nagawa pang paraan itong si Pablo para makipagsabayan. Naisaboy na nito ang lason sa paligid na nagiging dahilan para manghina itong si Iman. Kahit na mahina na itong si Pablo, nagawa pa nitong makaganti ng mga suntok. Kaya napatras itong si Iman. Kailangan niyang maalis ang lason sa kanyang katawan. At mangkukunin sana nito ang bulaklak ng antunga para maamoy ang halimuyak galing ito. Ngunit papasugod na itong si Pablo at nagpakawala ng ilang suntok. Mayroong 2 ang tumama kay Iman na siyang dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Ngunit sinadya lamang iyon ni Iman para mabunot niya ang ibinaon na punyal kanina. Nang muling sumugod itong si Pablo, nakita ni Iman na mukhang bumalik na ang dating lakas nito dahil sa nakita niyang parang hangin na sumabay sa katawan ni Pablo. Punong-puno ito ng kapangyarihan ng kadiliman. Lumuhod itong si Iman at nagsambit ng ilang banyagang salita. Ikinasana niya ang orasyon na pangkitil at ikinarga ito sa kanyang hawak na punyal. Nang makalapit itong si Pablo, tinamaan sa muka itong si Iman at muling bumulagta ito sa lupa. Ngunit kasabay noon, nahawakan ni Iman si Pablo sa batok at hinila ito kasabay sa pagbagsak at buong lakas na itinarak niya ang punyal na hawak sa dibdib ni Pablo habang patuloy na nag-uusal ng mga dasal at orasyon. Ngumasab itong si Pablo nang tamaan ito sa liig ng punyal ni Iman. Nagkatitigan ang 2 at sinubukan sanang kontrahin ni Pablo ang mga ginagawang orasyon ni Iman. Hindi mo na magagawa ang bagay na iyan. Hindi mo mawasak pa ang aking ginawang orasyon, Pablo. Naitara ko na ang pangkitil at katapusan mo na ngayon. Rinig at kita ni Iman na nagsimulang sumigaw na itong si Pablo dahil sa sobrang sakit na naramdaman. Nangingisay na ito habang nakahawak sa kanyang magkabilang balikat. Hinila ito ni Iman pahiga sa lupa at kinubawan. Ilang beses na inundayan niya ito ng mga saksak hanggang sa unti-unting humina na ang hangin sa buong paligid. Patuloy sa pangingisay itong si Pablo hanggang sa malugutan na ito
ng hininga. Makalipas lamang ang ilang sandali, nakita ni Iman ang mabilis na pag-ibis ng isang anino na may hawak na karit. Sinikwat nito ang katawan ni Pablo at kitang-kita ni Iman na dinala nito ang kaluluwa nitong si Pablo hanggang sa maglaho na din ang mga ito sa kadiliman. Napaluhod itong si Iman. Ang buong akala niya, mabilis lamang na matatapos niya ang mga barangan na ito. Pero nagkamali si Iman. Kakaiba din pala ang lakas nitong si Pablo. Kaya pala natatalo nito ang mga albularyo dito sa bayan ng San Jose. Tuluyan na din na nakalapit itong si Simon kay Iman at tinulungan itong makalakad. Sabi ni Iman, "Okay lang ako, Simon. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko pa. Tawagin mo si Nanauga. Sabihin mo na tapos na ang labanan." Mabilis na kumilos itong si Simon. At pagdating nila ni Nanauga, bumulaga sa kanila ang bangkay nitong si Pablo at ang kapatid nito doon sa may pantawan. Habang wala pa rin malay si Naotik at Nitay. Nagpapasalamat itong si Nanauga kay Iman. "Maraming salamat, Iman, sa ginawa ninyong tulong. Pakisabi kay Lolo Tikoy at pakiabot ng aking pasasalamat." Ang sagot naman itong si Iman, "Ibulong mo na lamang sa hangin ang lahat, Nanauga, at tiyak kong marinig yun ni Lolo Tikoy. Hindi na kami muling magkikita pa. Hindi ko na rin alam kung sa aming pagbabalik ay buhay pa si Lolo Tikoy. Pero huwag kayong mag-alala. Ang pangako niya, hindi siya mawala at laging nasa paligid lamang. Nakabantay sa atin at tutulungan pa rin tayo sa pakikipaglaban laban sa mga kampo ng kadiliman na Nauga. Hindi na rin kami magtatagal. Aalis na rin kami ni Simon para muling maglalakbay at harapin ang mga kampo ng kadiliman at sugpuin ang kasamaan ng mga ito." Lumipas ang isang taon na paninirahan ni Manong Dudoy doon sa lugar ng Olave at matapos ang labanan nila doon sa Isabel laban sa mga aswang, tumahimik pansamantala ang kanilang buhay sa loob ng isang buwan hanggang sa dumating ang araw ng Sabado nang mabalitaan nila ang pagkamatay ni Tatay Arong doon sa lungsod ng San Juan. Itong si Tatay Arong, ang albularyong nagiging matalik na kaibigan nila ni Tatay Dadoy. Hindi pa nila alam ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng albularyo. Kaya sa hapon na yon, papunta doon sa kabilang lungsod sina Manong Dudoy, Tatay Dadoy, Tatay Abito, Papagoryo at Tatay Mauricio. Sa pagkakataong yon, ang anak na si Gabriel at ang pamangkin na si Amaki kasalukuyang nasa isla pa ng Walog kasama si Naarman at Buka. Nakasakay ang mga ito sa jeep na pamamay-ari ni Tatay Abito. Pangatlong lungsod ang San Juan galing sa lungsod ng Talingting. Kaya aabutin din ng 3 oras ang kanilang biyahe. Pagdating nila doon sa lungsod, agad na paakyat na sila sa barangay ng Balang. Doon nakatira ang napatay na kaibigan nilang albularyo. Lumipas pa ang ilang minuto bago narating nila ito. May mga kabahayan din silang nadadaanan
at doon sa tuktok ng buntod, doon nakatayo ang bahay nila ni Tatay Arong. Sa medyo baba naman na bahagi ng lugar, may dalawang bahay din ang nakatayo. Dahil medyo nasa bukid na ito, maraming mga kakahuyan ang nasa paligid. May mga nadaanan sila sa patag na mga palayan at pag-akyat na nila sa medyo bukirin. Nandoon naman ang maraming mga maisan at sagingan. Pagdating nila sa bahay ni Tatay Arong, may iilan na din ng mga bisita ang nandoon. Mga kamag-anak nila na dumalaw din sa kanila dahil nga sa pagkamatay ng albularyo. Pagkakita ni Nanay Tasya sa kanila, agad na pinapapasok sila sa loob ng bahay. Malaki ang bahay nila ni Tatay Arong at Nanay Tasya dahil namana pa nila ito sa kanilang mga ninuno ni Tatay Arong. Kasama naman nila ang dalawang apo na si Junjun at Lucita. Pagkapasok nila sa loob, nandoon na din ang ilan sa mga bisita nila ni Nanay Sita. Dalawang matanda at ang mag-asawa na pamangkin ni Tatay Arong, kasama din ng mga ito ang dalawa nitong anak. Ang mga matatanda naman, ang isa sa dalawa ay itong si Tatay Lugro, ang kapatid ni Tatay Arong. Makalipas ang ilang minuto, simula nang makaupo ang grupo nila ni Tatay Dadoy, agad na kinausap nila ang asawa ni Tatay Arong na si Nanay Lucita. Nakapagtataka din kasi ang pagkamatay ng kaibigan nilang albularyo. Hindi ganun kahina ito para mapatay ng ganung kadali ng sinuman. Ibig sabihin, malakas ang nakalaban itong si Tatay Arong. Nang makausap na nila itong si Nanay Lucita, sinabi ng matandang babae na noong nakaraang araw, natagpuan na lang ng kanyang apo na si Junjun itong si Tatay Arong sa likod ng kanilang bahay. At ang nakapagtataka, huling paalam nito ay pupunta doon sa kanilang taniman ng gulay. Alas dos ng hapon ito nagpaalam at natagpuan ito patay sa likod ng kanilang bahay alas 6 ng gabi. At ang isa pa na nakapagtataka, ang hitsura nitong si Tatay Arong nang matagpuan ito. Parang naninigas ang buong katawan at nakadilat ang mga mata nito na parang gulat na gulat. Habang may mga nagsilabasan na mga insekto sa bibig ng matanda, ang hinala ni Nanay Lucita, binarang ang kanyang asawa. Pero sabi ni Tatay Dadoy, imposibleng barang ang ikinamatay ni Tatay Arong dahil malakas ang mga kakayahan nito na sa isang iglap lamang mapatay agad ng mga barangan. May iba pang dahilan dahil hindi ganun kahina ang mga kakayahan nitong si Tatay Arong. Ilang sandali pa, lumapit sa kabaong sina Manong Dudoy, Tatay Dadoy at Papa Guryo. Naabutan din nila doon itong si Tatay Lugro habang nakatitig ito sa bangkay ng kapatid. Ilang sandali nang makalapit na sila, umalis na din ang matanda at umupo doon sa kasamang matanda. Matalik na kaibigan nila ni Tatay Dadoy itong si Tatay Arong dahil ilang beses na nila itong nakasama sa mga pagsasanay ng mga orasyon, dasal at buhay na salita
sa mga bulubundukin ng Bandilaan, Kulubkawa at Pitos at nakasama na din sa ilang labanan. Pero itong si Tatay Lugro, hindi nila ito masyadong nakakausap dahil kahit na paminsan-minsan nang gagamot din ito, hindi ito sumama sa kanila at sa iba pa nilang kakilala na mga albularyo. Sa tingin ng tatlo, hindi barang ang dahilan ng pagkamatay ni Tatay Arong. Ilang sandali pa, may mga dumating na ng mga bisita para makilamay. Nandoon na din ang kapitan ng barangay. Kaya pumunta sa kusina ang lima at doon sila nag-uusap. Nang mapunta naman doon itong si Tatay Lugro, kinausap na din nila ito kung ano ang hinala ng matanda sa pagkamatay ni Tatay Arong. Ang matipid na sagot nitong si Tatay Lugro na hindi niya alam at wala siyang pwedeng paghinalaan sa pagkamatay ng kanyang kapatid dahil malayo ang kanilang tirahan mula dito sa lugar at minsan lang siya makabisita sa kanyang kapatid. Sa isang buwan, dalawang beses lamang ito makababa para dalawin si Tatay Arong. Nang makaalis na itong si Tatay Lugro doon sa kusina at makabalik doon sa sala, may kinuha itong si Papa Gurio galing sa kanyang bulsa at ipinakita ito ni Papa Gurio kay Tatay Dadoy at Manong Dudoy. Napatitig sila sa hawak ni Papa Gurio na isang maliit na bulate at alam na nila ito kung anong klaseng bulate. Hindi ito galing sa mundo ng mga tao. Galing ito sa mundo ng mga diablo. Saan mo nakuha ang bulating yan, Gurio? Ang tanong agad ni Tatay Dadoy. Nakuha ko ito sa ibabaw ng kabaong ni Arong, Dadoy. At nahuli ko ito pagkaalis ni Lugro. Kaya nagkatinginan ang mga ito. Ano ang ibig sabihin? Ilang sandali pa, pumasok sa kusina ang apo na babae ni Nanay Lucita para kumain na din sila. Kaya napatigil ang mga ito sa pag-uusap. Lumipas ang mga oras, nagsiuwian na ang ibang mga bisita. Kakaunti na lamang ang mga natira doon. Nasa pantawan sina Tatay Dadoy, Papa Gurio at Manong Dudoy. Sina Tatay Abito naman at Tatay Mauricio, nasa labas ito ng bahay kasama ang tatlong kamag-anak ni Tatay Arong. Nasa ilalim ng punong mangga ang mga ito at nag-iinuman ng tuba. Habang doon sa sala naman, nakatambay ang pamilya ng pamangkin ni Tatay Arong. Doon naman sa kusina, nandoon ang kapatid ni Tatay Arong na si Tatay Lugro at ang isa pang kasama nitong matanda. Makalipas pa ang ilang oras, pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, biglang umaalulong ang mga aso nila ni Nanay Lucita at pati na rin ang ibang mga aso sa kanilang mga kapitbahay. Kaya napatigil sina Tatay Dadoy sa pag-uusap at pinakiramdaman ang buong paligid, pati sina Tatay Mauricio. Ilang sandali pa, mas lalong lumakas ang mga alulong at may napapansin sila sa paligid ng bahay nila ni Nanay Lucita. Umihip kasi ang napakainit na sapyo ng hangin at may mga busis ng iba't ibang klaseng insekto ang kanilang naririnig sa buong paligid.
mabilis na umakyat sa loob ang grupo nila ni Tatay Mauricio at Tatay Abito. Nang makalapit ang mga ito, kina Papa Gorio, sabi agad nitong si Tatay Mauricio, "Parang may hindi tama, Pagorio, Tay Dadoy." "Oo, Toy, may kampon ng kadiliman ang nasa paligid. Ang mga tao na nasa loob, pati itong si Nanay Lucita, kinikilabutan na din ito sa mga narinig at naramdaman. Hanggang sa mawala ang alulong ng mga aso at pumalit ang kakaibang tinis ng busis. At hindi lang ito isa, napakaraming matitinis na busis ang kanilang naririnig at hindi nila ito maintindihan kung galing ba ito sa mga tao o galing sa kakaibang uri ng mga nilalang." Inutusan agad ni Tatay Dadoy na isarang mabuti ang lahat ng mga bintana at pintuan. Sabi din nito kay Tatay Abito at Tatay Mauricio, "Toy, Abito, bantayan ninyo ang loob, lalo na ang kabaong ni Aron. Kami muna ang bahala dito sa labas." Kaya mabilis na pumasok sina Tatay Abito at Tatay Mauricio sa loob ng bahay, habang sina Papa Gorio, Manong Dudoy at Tatay Dadoy nakikiramdam ang mga ito at sinipat-sipat ang buong paligid. Nag-uusal na din ang tatlo ng mga matatas na uri ng orasyon na pambakod at pangharang. Pumasok sa loob ng bahay sina Tatay Mauricio at Tatay Abito, habang nagmanman naman sa labas sina Papa Gorio, Tatay Dadoy at Manong Dudoy. Pinakiramdaman nila ang buong paligid. Hindi ordinaryo ang kanilang naririnig. Pati sina Nanay Lucita, nagtataka din ang mga ito at nilukuban ng sobrang takot. Sa maraming mga taon sa pagiging albularyo ni Tatay Arong, marami na din itong nasaksihan na mga kabalaghan. Nakakita na siya ng ilang ligaw na espiritu at mga engkanto. Pero unang beses ngayon na nakarinig sila ng ganitong klaseng tinis ng buses. Sobrang nakakakilabot at nakakatakot. Ilang minutong lumipas, narinig nilang mas lalong lumapit pa ang mga nilalang na pinagmulan ng buses. Sa pakiramdam nila, nasa itaas na ang mga ito ng mga punong mangga na nasa gilid lamang ng bahay nila ni Tatay Arong, at ang ilan nasa bubungan na. Sabi ni Papa Gorio, "Dadoy, mukhang kailangan na makahuli tayo ng kahit na isa sa mga nilalang na ito para malaman natin kung may kinalaman ba ang mga ito sa pagkamatay ni Arong." Nag-iisip din itong si Tatay Dadoy kung bakit may mga nilalang ang galing sa ibang mundo. Alam kasi ng albularyo na ang mga nilalang sa kanilang paligid ay hindi galing sa mundo ng mga tao. Sabi ni Tatay Dadoy, "Tara na, Dudoy, Gorio, alamin natin kung anong klaseng mga nilalang ang nasa paligid." Dahan-dahan na bumaba ng pantawan ang tatlong matanda. Nakapagkarga na din ang mga ito ng mga orasyon na pambakod at pangharang. Nang makababa na sila, dahan-dahan naman na umikot ang mga ito
papunta sa likurang bahagi ng bahay hanggang sa makita at masipat nila ang mga nilalang doon sa itaas ng mga punong mangga at doon sa bubungan ng bahay. Sabi agad ni Manong Dodoy, mga abukaw ang mga yan, galing sa mundo ng mga inkantong abukaw na katabi lamang ng lugar ng mga inkantong akor. Mabilis na nag-usal ng orasyon si Tatay Dadoy at pagkatapos ikinarga na nito ang taglay na agimat ng saging. Matapos na mapakain ito ng dasal, singbilis ng kidlat na tumakbo ang matanda at umigpaw papunta doon sa mga nilalang. Nakasunod naman agad ang dalawa, sina Papagoryo at Manong Dodoy. Pero ilang hakbang pa lamang, biglang may isang napakalaking nilalang ang nagpakita sa kanila. Nakatayo ito sa tabi ng dalawang punong mangga, habang may isang matanda ang nasa tabi din ng dambuhalang nilalang. Hindi naman nila maaninag ang pagmumukha ng matanda. Ilang saglit lamang, mabilis nang kumilos ang dambuhalang nilalang na may hawak na isang napakalaking putol ng puno ng kahoy at pinaghampas na ang tatlong matanda, habang ang mga nilalang na mga abukaw, mas lalong lumakas pa ang tinis ng buses ng mga ito habang nagpulasan, nagsiliparan at ang iba nagsitalunan doon sa damuhan. Mabilis na umilag ang tatlo sa ginawang pag-atake ng dambuhalang nilalang. Nabali ang sanga ng mga puno ng mangga nang tamaan ang mga ito ng mga hampas ng malaking nilalang. Pati ang nakikita nilang isang matanda, napansin nila na buka-buka ang bibig dito na parang nag-uusal ng mga orasyon. Ilang segundong lumipas lamang, napansin nila na parang namimigat ang kanilang mga katawan. Kaya mabilis na nag-uusal ang tatlo ng mga orasyon na pangwasak. Alam at ramdam nila na may ginawang orasyon na pampahina ang matandang kalaban para sa kanila. Matapos ang kanilang ginawang orasyon, sabi ni Tatay Dadoy, Goryo, ikaw na ang bahalang humuli sa mga inkantong abukaw. Dodoy, ikaw na rin ang bahala na magpatumba sa dambuhalang nilalang na yan. Patatahimikin ko lang kung sino man ang kasama ng mga ito na isang matanda. At mabilis nang kumilos ang tatlo, hinugot agad ni Manong Dodoy ang dalang buntot ng diablo at inatake na ang napakalaking nilalang. Habang itong si Papagoryo, matapos na makuha ang dalawang tila na kulay pula at kulay asul na may mga nakasulat na mga salitang Latin, mabilis na umigpaw ito papunta doon sa damuhan kung saan doon nagpulasan ang mga nilalang na inkantong abukaw. Si Tatay Dadoy naman, dinaluhong na nito ang matanda na nakatayo pa rin sa gilid ng punong mangga. Hawak niya ngayon ang kanyang sinturon at napakain na din ito ng mga orasyon na panggapos. Ilang segundo lamang ang lumipas, nakita nila ang dambuhalang nilalang na pumalahaw na ito at nagtatakbo papunta doon sa kakahuyan nang matamaan ito ng mga hampas ni Manong Dodoy. Habang si Tatay Dadoy nang makalapit na ito sa matanda,
Mabilis na hinahampas niya ito sa dalang sinturon. Pero bago tumama ang kanyang hawak na sinturon doon sa matanda, nakilala niya ito nang makita ang mukha. Gulat na gulat si Tatay Dadoy. Si Tatay Arong, papanong nangyari na buhay ito at nasa kanyang harapan? Inakahiga na ito sa kabaong na nasa loob ng bahay. Nang tamaan ito ni Tatay Dadoy, mas nagulat ang matandang albularyo dahil agad na nagiging mga dahon ng punong mangga ang katawan ni Tatay Arong at bumagsak ang mga ito sa lupa. Ilang segundong lumipas lamang, narinig nila ang parang panagoy sa buong paligid. Tumahimik na ang kapaligiran. Nawala na ang maingay na tinis ng boses ng mga nilalang. Nawala na din ang pwersa ng dambuhalang nilalang, pati ang pwersa ng matanda. Ilang minutong lumipas, papalapit na din sa kanila si Papa Goryo na may bitbit na isang halaman na may bulaklak na kulay asol. Nang makarating ito sa kinaroroonan nila ni Tatay Dadoy at Manong Dodoy, pinitas ni Papa Goryo ang bulaklak at pinakain ito ng mga dasal. Nahuli ko rin ang isa sa mga engkantong abukaw, Dadoy, Dodoy. Malalaman na natin kung ano ang kinalaman ng mga engkantong ito sa pagkamatay ni Arong. Ang sabi naman ni Tatay Dadoy, parang may hindi talaga tama, Goryo. Ang matanda kanina na kasama nung dambuhalang nilalang ay si Arong. Kaya napatitig ang dalawang matanda kay Tatay Dadoy. At sabi pa uli ni Tatay Dadoy, pero alam kong panlinlang lamang ang lahat ng mga ito at nasa paligid lamang ang tunay na may kagagawan sa kamatayan ni Arong. Ilang sandali pa, pumasok na ang tatlo sa loob ng bahay para simulan na ang ritual para malaman na nila ang kaugnayan ng mga engkantong abukaw sa pagkamatay ni Tatay Arong. Pagkapasok ng tatlo, dumiritso ang mga ito sa kusina ng bahay para doon gagawin ang ritual. Nakapagpaalam na din ang mga ito kay Nanay Lucita at nabutan nila doon ang kapatid ni Tatay Arong, itong si Tatay Luglo. At napansin nila na pinagpawisan ang matanda at ang ikinagulat ng tatlo nang makitang nahulog ang dalawang dahon ng punong mangga sa sahig at galing ito sa katawan ni Tatay Luglo. Ang isa sa ikinagulat nila nang makita itong si Tatay Luglo doon sa kusina, may dalawang dahon ng punong mangga ang nahulog sa sahig at galing ang mga ito sa katawan ng matanda. Kaya nagkatinginan ang tatlong matatanda, sina Manong Dodoy, Tatay Dadoy at Papa Goryo. Ilang sandali pa, tanong nitong si Tatay Luglo sa kanila, Goryo, Dadoy, wala na ba ang mga nilalang sa labas? Si Tatay Dadoy na ang sumagot, wala na, Luglo. Pero nasa paligid lamang ang mga ito at naghihintay ng magandang pagkakataon para muling umatake. May gagawin muna kaming mga ritual para malaman natin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Arong.
tumitig muna sa kanila itong si Tatay Lugro bago ito naglalakad papunta ng sala. Muling nagkatinginan ang tatlo bago gumawa ng mga orasyon itong si Tatay Dadoy. Si Papa Goryo, inilagay niya sa isang garapon ang nakuhang bulaklak. Nilagyan niya ito ng langis at pagkatapos, inilagay nila ito doon sa maliit na misa. Ipinatong nila ito sa dalawang tila na may nakasulat na mga salitang Latin. May dalawang kandila din sa tabi nito. Ilang sandali pa, sabay-sabay nang nag-uusal ng mga orasyon sina Papa Goryo, Manong Dudoy at Tatay Dadoy. Makalipas ang ilang minuto, matapos ang kanilang ginawa, pumunta ang tatlo sa sala para kausapin itong si Nanay Lucita. Balak nila ni Tatay Dadoy na puntahan bukas ang bukirin nila ni Tatay Arong. Kinabukasan, maagang nagising ang mga ito, pati ang ibang kamag-anak nila ni Tatay Arong. Na doon natutulog, nagising na din ang mga ito para makapaghanda na ng kanilang almusal at makapagkape. Sina Papa Goryo, Tatay Dadoy, pinuntahan nila agad ang kinaroroonan ng ginawa nilang orasyon at ritual para malaman na nila kung ano ang kaugnayan ng mga engkantong abukaw sa pagkamatay ni Tatay Arong. Pero nang tingnan nila ang garapon, napansin agad ni Papa Goryo at Tatay Dadoy ang bulaklak na nasa loob ng garapon. Tuyot na ito at nangingitim na ang kulay. Pati ang langis sa loob ng garapon, kulay itim na din ito. At may mga nakalutang na mga maliliit na dahon. Nang makalapit naman sila, agad na naamoy nila ang masangsang na baho. Naamoy na din pala ito ng mga kamag-anak nila ni Tatay Arong. Pero ang buong akala nila, mga karni lamang ang mga ito na binili ni Nanay Lucita kahapon. Mabilis na nag-uusal ng mga orasyon itong si Papa Goryo at dinala nila sa labas ng bahay ang garapon at ibinuhos sa lupa ang laman nito. Mas lalong umaalingasaw pa ang amoy at may nakita din silang tatlong insekto galing sa loob ng garapon ang mabilis na lumipad papalayo. Matapos ang ginawa nila, nag-usal ng mga orasyon sina Manong Dudoy at Tatay Dadoy. Sabi ni Papa Goryo, "Dadoy, Dudoy, parang nasa loob ng bahay ang may pakana sa lahat na ito. Oh, Goryo, at malakas ang kanyang kakayahan at kaalaman para mawasak ang ating ginawang ritual." Agad na nagpupulong sina Tatay Dadoy ang plano nila ngayon. Pupuntahan nila ang bukirin ang mga taniman nila ni Tatay Arong at Nanay Lucita. Habang sina Tatay Mauricio at Tatay Abito ang palihim na magmanman kay Tatay Lugro. Malakas ang kutob nila sa matanda na may kinalaman ito sa mga pangyayari, lalo na ang pagkawasak ng kanilang ginawang orasyon at ritual. Sa mga nakita nila at nasaksihan, nagkaroon sila ng hinala sa kapatid nitong si Tatay Arong, itong si Tatay Lugro. Pero ang katanungan ng kanilang isipan, kung may kinalaman nga itong si Tatay Lugro, ano ang dahilan
kung bakit pinatay si Tatay Arong. Makalipas pa ang isang oras, umalis na sina Tatay Dadoy at Papa Guryo papunta ng Bukirin ng Barangay Balang. Sina Tatay Mauricio at Tatay Abito naman, sinusundan nila itong si Tatay Luglo. Nagpaalam kasi ito na umuwi na muna sa kanilang bahay. Sumama din ang isa pang matanda na malapit na kaibigan ng pamilya nila. Si Manong Dudoy naman ang naiiwan sa bahay para bantayan ang bangkay nitong si Tatay Arong. May kutob din sila na may kinalaman ang mga engkantong galing sa ibang mundo. Habang paakyat naman doon sa kabilang bahagi ng Bukirin ng Barangay Balang ang kapatid ni Tatay Arong, patuloy na sinusundan ang mga ito nila ni Tatay Mauricio at Tatay Abito hanggang sa sumuot na sila ng kakahuyan. Nakapagkarga na din ang dalawa ng mga orasyon na pambakod. Pero lumipas pa ang ilang minuto, agad na may napansin itong si Tatay Abito na parang may umaligid sa kanila na mga kakaibang nilalang. Kaya sabi nito kay Tatay Mauricio, "Toy, naramdaman mo ba na may mga nilalang ang nasa paligid?" Kaya sinipat-sipat nila agad ang buong kapaligiran at pinakiramdaman hanggang may narinig sila na parang may umiiyak sa paligid at galing ito sa isang babae. Kaya sabi ni Tatay Mauricio na susunod na siya kay Tatay Abito. Hahanapin muna niya ang pinanggalingan ng iyak ng babae na yon. Ang nasa isip kasi ni Tatay Mauricio, baka inatake ito ng mabangis na hayop at nangangailangan ng tulong. Ang sagot naman ni Tatay Abito, "Mag-iingat ka, Toy. May naramdaman akong kakaibang nilalang sa paligid. Ako na ang bahala, Tay Abito. Susunod na ako sa iyo." Huminto sa paglalakad itong si Tatay Mauricio at pinakinggan muli ang iyak. Palakas na ito ng palakas. Si Tatay Abito naman patuloy na sinusundan ang dalawang matanda. Ilang sandali pa, sumuot na itong si Tatay Mauricio sa kakahuyan at sinusundan ang pinanggagalingan ng iyak ng babae. Habang papalapit, ramdam na din niya ang kakaibang init at kakaibang pwersa sa paligid. At dito niya napagtanto na hindi normal ang iyak na kanyang narinig. Kaya ikinarga na nito ang agimat ng pusa at agimat ng Kristo at kinuha na din ang isang punyal. At ilang sandali pa doon sa unahan sa kakahuyan, nakita ni Tatay Mauricio ang isang babae na nakaupo sa lupa. Nakalugay ang mahaba nitong buhok, madumi ang puti nitong damit. Tumigil na din sa paglalakad itong si Tatay Mauricio at nag-uusal na ito ng mga orasyon at nakiramdam sa buong paligid. Bukod pa kasi sa babae na nakita niya doon sa unahan, may naramdaman pa itong ibang nilalang sa paligid. Dahan-dahan na lumapit si Tatay Mauricio sa babae na patuloy pa rin sa pag-iyak. Sabi ni Tatay Mauricio, "Ano ang kailangan mo sa amin? Anong klase kang nilalang?" Pero patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Kaya ang ginawa ni Tatay Mauricio, nag-uusal ito ng mga orasyon na panggapos. Pero hindi pa ito natapos. Biglang tumigil
sa pag-iyak ang babae. At tumitig ito ng napakasama kay Tatay Mauricio. At nakita na niya ang buong hitsura nito. Wakwak ang kaliwang mukha nito. Nakaluwa ang isang mata at may umaagos na dugo sa bibig, ilong at tainga. At ang iyak kanina, napalitan na ito ngayon ng napakatinis na tili na parang binabarina ang kanyang utak. At ilang segundo pa, bigla itong tumayo at napakabilis na tumakbo papunta sa kanyang kinatatayuan habang patuloy ito sa pagtili at akmang sasakalin na sana si Tatay Mauricio. Mabilis na hinawi niya ang dalawang kamay ng babae, pero tumagos lamang ang kanyang kamay at hangin lamang ang kanyang tinamaan. Tuluyang nasakal na itong si Tatay Mauricio at isinandal ito sa puno ng kahoy. Sa lakas ng babae, umangat pa sa lupa ang dalawang paa ni Tatay Mauricio. Lumipas pa ang ilang segundo, may nakita pang apat na nilalang si Tatay Mauricio. Sobrang itim ng kulay ng mga ito at mabibilis ang mga kilos na papunta sa kanya. May hawak ang mga ito na parang patpat. Gumawa agad ng orasyon itong si Tatay Mauricio at isang sapak, tumilapon ang babae nang tamaan ito sa panga at tumama ito sa puno ng kahoy. Sa isang iglap, biglang nawala sa kinatatayuan itong si Tatay Mauricio at biglang sumulpot ito sa harap ng babae at binigyan pa ito ng isang sapak. Tuluyan nang bumagsak sa lupa ang babae at agad na nagpalit ito ng anyo sa pagiging malaking baboy damo. Mabilis na itinara ni Tatay Mauricio ang dalang punyal sa lupa habang nagsisigaw na ito ng mga banyagang salita. Matapos na gawin yon ni Tatay Mauricio, lahat ng mga maitim na nilalang na sa paligid natumba at bumulagta ang mga ito sa lupa at rinig din niya ang mga panaghoy ng mga ito. At ilang sandali lamang, nagiging halaman ang mga ito na may bulaklak na kulay asul. Pagkatapos, mabilis nang hinabol ni Tatay Mauricio ang babaeng nag-anyong baboy damo. Sumuot siya sa mga kakahuyan hanggang sa makaabot doon sa may sapa. Napatigil sa pagtakbo itong si Tatay Mauricio dahil doon sa kabilang bahagi ng sapa, nakita niya doon ang isang matanda na naglalakad pasuot ng kakahuyan. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang nakikitang matanda. Si Nanay Lucita ang asawa nitong si Tatay Arong. Bakit ito napunta dito sa gubat? Sinubukan pang habulin ito ni Tatay Mauricio, pero tuluyan na itong naglaho. Pinabayaan na lang ito ni Tatay Mauricio at nag-usal ng mga orasyon. Pagkatapos, mabilis nang sumunod kay Tatay Abito. Habang sina Tatay Dadoy at Papa Goryo, pagdating ng mga ito doon sa bukirin nila ni Tatay Arong, agad na gumawa ang dalawa ng mga orasyon. May mga tinawag din ang mga ito na mga kaibigang engkanto. Pero makalipas ang ilang minuto, matapos ang kanilang mga ginawa, nagpasyang umuwi na ang dalawa
tama nga sila sa kanilang hinala. May mga nakikialam na mga engkanto. Dumiretso ang dalawang matanda doon sa isang malaking puno ng dakit na nasa unahan ng bahay nila ni Tatay Arong at Nanay Lucita. Pero bago pa nila marating ang kinaroroonan ng punong dakit, nakita nila itong si Nanay Lucita na humahangos papunta sa kanila. Sabi agad ng matandang babae, "Mabuti at nandito na kayo, Guryo, Dadoy. Tingnan ninyo ang kabaong ni Arong." Kaya mabilis na umuwi ang mga ito sa bahay nila ni Tatay Arong. Pagdating nila doon, naabutan pa nila si Manong Dudoy na gumagawa ng mga dasal at mga orasyon para mahuli ang lahat ng mga lumilipad na mga insekto sa loob ng bahay. Sabi ni Manong Dudoy, nakita na lang nila na nagsilabasa na ang mga insektong ito sa loob ng kabaong ni Tatay Arong. Makalipas ang ilang minuto nang mahuli nila ang lahat ng mga ito, inilagay nila sa isang malaking garapon na may laman na langis. Agad na namatay ang lahat ng mga ito. Mas lalong lumakas ang hinala nila na nasa loob lamang ng bahay ang nasa likod ng lahat na ito. Ang mga kamag-anak naman ni Tatay Arong na bumibisita sa lamay, nagsiuwian na din agad ang mga ito dahil sa takot. Kinahapunan, nakabalik na sina Tatay Mauricio at Tatay Abito. Sinabi agad nila ang mga nangyari doon sa may kakahuyan. At ayon pa ni Tatay Abito, may naramdaman silang malakas na pwersa ng mga engkanto doon sa bahay nitong si Tatay Lugro. Tama ang hinala natin, Abito. May kasabwat ang mga ito na mga engkanto. Mamayang gabi, pupuntahan natin ang malaking puno ng dakit. Sa hapon na yon, nagiging abala muna ang mga ito sa paghanda ng makakain para sa mga bisita mamaya na makilamay. Pagkagat ng dilim, mayroong isang grupo ang lihim na nagpupulong doon sa kakahuyan na nasa unahan ng bahay nila ni Tatay Arong. Apat ang mga nilalang doon. Habang nagpupulong ang mga ito, sabi nung isang matandang babae, "Lugro, bago pa malaman nila ang buong katotohanan, patayin na natin ang limang pakialamirong yan." Sabad naman nung isang nilalang na kinikilalang hari ng mga engkanto, "Ngayong gabi, papatayin na natin sila." Pagpatak ng alas 8 ng gabi, kahit na nabalitaan ng kanilang mga kapitbahay ang mga nangyaring kabalaghan sa nakaraang gabi, may mga kapitbahay pa rin ang dumating para makilamay. Pero ang sabi ng mga ito kay Nanay Lucita, bago ang pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, uuwi na sila. Normal lang naman ang pagdaan ng mga oras hanggang sa magsiuwian na ang lahat ng mga bisita nila, si Manong Dudoy at ang dalawang anak nila ni Tatay Arong ang nagbabantay doon sa kabaong. Sina Tatay Mauricio naman ang nasa pantawan at nakahiga. At sa gabing yun, wala ang kapatid ni Tatay Arong, itong si Tatay Lugro, pati ang kasamang matanda. Bukas pa daw babalik ang mga ito.
habang sina Papa Goryo at Tatay Dadoy. Papunta ang dalawa doon sa puno ng dakit. Pero habang papalapit, ramdam nila ang kakaibang pwersa. Kaya nag-uusa na itong si Tatay Dadoy ng mataas na uri ng pambakod. Ilang minutong lumipas, narinig nila sa paligid ang kakaibang tinis ng buses ng mga engkantong abukaw. Kaya nakahanda na ang dalawang matanda. Nang makalapit na sila sa puno ng dakit, nakita nilang biglang gumalaw ang mga baging na nakapulupot sa punong ito at papunta ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Sabi ni Papa Goryo, "Dadoy, tama nga ang mga nakuha natin na mga impormasyon galing sa ating mga kaibigang engkanto. Ito na nga ang tirahan ng mga ito, ang tirahan ng Haring Engkanto." Habang doon sa bahay nila ni Nanay Lucita, biglang napabalikwas itong si Tatay Mauricio nang maramdaman ang pagdampi ng isang napakalaking kamay sa kanyang liig. Agad na tumalon itong si Tatay Mauricio galing sa pantawan at sinundan ang pinanggalingan ng napakalaking kamay. Nagising na din itong si Tatay Abito at sumunod agad ito kay Tatay Mauricio. Ilang sandaling lumipas, pagdating doon sa likod ng bahay, nakita na niya ang dambuhalang nilalang. Kaya ikinarga agad ni Tatay Mauricio ang agimat ng pangil ng kidlat. At pagkatapos, buong lakas na sinapak ang engkanto. Tumilapon ito doon sa damuhan. Pero ilang sandali lamang, may mga nakita na silang maliliit na nilalang ang nasa paligid at papunta ang lahat ng mga ito sa kanila. Napakabilis ang mga kilos at galaw ng mga nilalang. Napakaitim ang itsura ng mga ito at nakita din nila ang matalas nitong mga ngipin at matulis na mga kuko. Inilabas na din nitong si Tatay Abito ang kanyang pamalo na kawayan at humanda na. Ilang minuto pa ang lumipas, inatake na sila ng mga nilalang. Pero sa isang sikwat nitong si Tatay Mauricio, nang tamaan ang nilalang, tumilapon agad ito doon sa puno ng mangga dahil sa lakas. Habang ang iba pa pinagpapalo na ito ni Tatay Abito, walang habas na pinag-atake nila ang mga nilalang. Sabi ni Tatay Abito, "Mga engkanto ang mga ito, Toy Mauricio. Kailangan natin ngayon na makagawa ng mga orasyon na pangwasak at mga panggapos para agad na matapos natin ang mga nilalang na ito." Kaya nag-usal agad ng mga orasyon ang dalawa at pagkatapos, hinugot ni Tatay Mauricio ang dalang punyal at itinarak niya ito sa lupa habang sumisigaw ng mga banyagang salita. Bumulagta agad ang mga nilalang sa paligid. Pero saglit lamang yun dahil mabilis din na tumayo ang mga ito at akmang aatake na naman sa kanila. Kaya ang ginawa ni Tatay Abito, bago pa makahuma ang mga kalaban, inatake na niya ito ng mga palo habang sabay sa pag-usal ng mga orasyon. Nang maitarak na nila ang orasyon na panggapos at mga pangwasak, narinig nila ang panaghoy ng mga ito na parang nasa loob ng imbornal. At lumipas pa ang ilang sandali
nakita nilang bumagsak ang mga ito isa-isa at nagiging halaman na may bulaklak na kulay asol. Natapos na din nila ang lahat ng mga nilalang na umatake sa paligid ng bahay nila ni Tatay Arong at Nanay Lucita. Akmang pabalik na sana ang dalawa doon sa bahay nang masipat nila ang bulto ng dalawang tao doon sa may sagingan at ramdam nila ang sobrang lakas ng pwersa ng kadiliman. Sabi nitong si Tatay Mauricio, "Tatay Abito, ang dalawang yan marahil ang pinuno ng mga engkanto. Tatapusin na natin ang mga yan bago pa makagawa ng anumang hakbang na ikapahamak natin." Nang pabalik na sana ang dalawa sa bahay, agad na nasipat nila ni Tatay Mauricio at Tatay Abito ang mga bulto ng tao doon sa may sagingan at ramdam nila ang malakas na pwersa ng kadiliman. Sabi ni Tatay Mauricio, "Tatay Abito, baka ang mga yan ang namumuno sa mga umaatake sa atin na mga engkanto at pumatay kay Tatay Arong." Nag-uusal agad ng orasyon ang dalawa. Pero hindi pa nila ito natapos. Biglang nawala ang nakikita nila na mga bulto ng tao doon sa may sagingan. At sumulpot ang mga ito sa kanilang likuran. Nakailag si Tatay Mauricio sa ginawang pag-atake ng mga ito. Pero si Tatay Abito ay hindi. Tinamaan ito sa likod at bumulagta. Biglang umikot si Tatay Mauricio at hinawakan ang isa sa braso. Pero parang hangin lamang ang kanyang nahawakan. Sinipa niya ang isa pa at pagkatapos tinulungan na itong si Tatay Abito. "Okay lang ako, Toy. Malakas ang pangbakod ng mga ito at mga pangharang." Kahit ilang dangkal lamang ang layo nila sa dalawang kalaban, pero hindi nila makilala ang mga ito dahil napakaitim ng kanilang mga mukha. Nag-usal agad si Tatay Abito ng mga orasyon na pangwasak. Pero nasa likod na niya ang isa pang kalaban at may hawak na itong isang flamingo at hinampas na si Tatay Abito. Pero nailagan ito ng albularyo at isang hampas ang pinakawalan ng albularyo at tinamaan ang kalaban sa ulo. Kaya tumilapon ito at bumulagta. "Ang akala mo ba mauulit ang ginawa mo sa akin?" Ang isang kalaban naman, nakita nilang bumuka-buka ang bibig nito. Alam nilang may ginawa itong orasyon. Kaya may kinuha itong si Tatay Mauricio na isang bulaklak at itinapon agad ito sa harapan ng dalawang kalaban. Habang nag-uusal ng mga orasyon. Sa loob ng bahay, gusto sana nitong si Manong Dudoy na tulungan sina Tatay Mauricio at Tatay Abito. Pero may naramdaman itong kakaiba sa loob ng bahay. At may nakita si Manong Dudoy na parang anino ang nasa gilid ng kabaong. Kasabay naman nito ang muling paglabasan ng mga insekto galing sa kabaong. At nang tingnan ito ni Manong Dudoy, nagulat siya nang makitang hindi si Tatay Arong
ang nasa loob ng kabaong. Isang nilalang na may dalawang sungay ang kanyang nakita. Mabilis na nag-uusal ang matanda ng mga orasyon para mawasak ang ginawang panglinlang ng kalaban. Pagkatapos, bumalik sa normal at totoong hitsura ang nasa loob ng kabaong na si Tatay Arong. Nang makita ni Manong Dudoy ang mabilis na pag-ibis ng isang anino, sinundan agad ito ng matanda para hulihin sana. Pero naramdaman niya na biglang namimigat ang kanyang mga paa. Isang orasyon na panggapos. Sino kaya ang gumawa ng orasyon? Agad na winasak ito ng matanda ng kanyang mga orasyon. Pagkatapos, patuloy na hinabol ang aninong nilalang. Pero naglaho na ito sa loob ng bahay. Mabilis na iniligpit ni Manong Dudoy ang lahat ng mga insekto sa kabaong. At ilang sandali pa, pumasok na doon sa loob ng bahay sina Tatay Mauricio at Tatay Abito. At may dala ang mga ito na isang tao. At nagulat si Manong Dudoy nang makilala ito, si Tatay Lugro. Hindi na ito makagalaw at makapagsalita dahil sa ginawang orasyon na panggapos ni Tatay Abito at Tatay Mauricio doon sa matanda. Pati itong si Nanay Lucita, sobrang nagulat din ito sa kanyang nakita dahil ang umataki sa kanila ay ang mismong kapatid nitong si Tatay Arong. Ano ang ibig sabihin nito? May kinalaman ba ito sa pagkamatay ng kanyang asawa? Ang tanong ng kanyang isipan. Sabi naman ni Manong Dudoy, "Abito, Toy Mauricio, hintayin muna natin sina Manong Dadoy at Papa Goryo bago tanggalin ang panggapos na orasyon." At bumulong ito kay Tatay Abito, "Abito, magiging alerto kayo. May mga kalaban ang nasa loob ng bahay." Agad na dinala nila itong si Tatay Lugro doon sa isang kwarto. Hindi na ito gumagalaw at nakadilat lamang ang kanyang mga mata. Habang si Manong Dudoy nag-uusal na ito ng orasyon habang pinakiramdaman ang kalubluuban ng bahay. Habang doon naman sa puno ng dakit, nakalaban na nila ni Tatay Dadoy at Papa Goryo ang mga engkanto. At ang isa sa mga ito ay ang Haring Engkanto. Pero makalipas ang ilang minuto, nagpulasan ang mga nilalang palayo at biglang naglaho. Pati ang hari ng mga engkanto, nawala agad ito sa paligid at hindi na nila naramdaman pa. Biglang tumahimik ang kapaligiran at humina na din ang kanina na malakas na ihip ng hangin. Sabi ni Papa Goryo, "Umalis na sila, Dadoy. Ano na ang gagawin natin ngayon? Lagyan natin ng silyadong orasyon ang paligid ng puno ng dakit, Goryo. At mag-iingat tayo sa mga baging. Dahil kanina, inatake sila ng mga baging na nakapulupot sa punong dakit at pilit silang inabot ng mga hampas. Nang matapos naman ni Papa Goryo ang kanyang ginawang orasyon at buhay na salita, nagsibagsakan ang mga baging at hindi na ito gumagalaw pa."
mabilis na gumawa ng pabilog na hugis sa palibot ng punong dakit ang dalawang albularyo. May mga ibinudbud ang mga ito na mga pulbo sa palibot ng puno habang sabay na nag-uusal ng mga orasyon ang dalawa. Ilang sandali pa, may mga usok silang nakikita doon sa mga sanga ng puno ng dakit at nagsiliparan din palayo ang mga alitap-tap. Nakita din nila na parang gumagalaw ang punong kahoy pati na ang mga sanga nito. Ilang minuto pa ang lumipas, sabi ni Tatay Dadoy, "Tara na, Guryo, pansamantalang hindi makakalabas ang mga inkantong yan sa kanilang mundo at hindi makakatawid sa mundo ng mga tao." Mabilis na umalis sina Papa Guryo at Tatay Dadoy pabalik doon sa bahay nila ni Tatay Arong at Nanay Lucita. At pagdating nila doon, naabutan nila na umiiyak itong si Nanay Lucita at sinabi din agad nitong si Tatay Abito at Manong Dudoy ang tungkol sa pagkahuli nila kay Tatay Lugro. Sinabi nila na ang isa sa mga umaataki sa kanila ay walang iba ang kapatid mismo ni Tatay Arong, itong si Tatay Lugro, at malaki ang posibilidad na isa din ito sa may kagagawan ng pagkamatay nitong si Tatay Arong. Dahil ramdam pa nitong si Tatay Dadoy ang presensya ng kadiliman sa paligid, naglagay ito ng dagdag na orasyon at panguntra sa loob ng bahay. Pagkatapos, pumasok ito sa kwarto kung saan nandoon itong si Tatay Lugro. Sumunod din agad itong si Nanay Lucita sa loob. Pagkapasok ni Tatay Dadoy at Papa Guryo, nakita nila itong si Tatay Lugro na nakatulala, hindi gumagalaw at nakadilat lamang ang mga mata. Mabilis na lumapit si Tatay Dadoy kay Tatay Abito at ang sabi niya, "Abito, kami na ni Guryo ang bahala sa kanya. Bantayan ninyo ang labas. May mga kampon pa ng kadiliman ang umaaligid." Tinapik agad ni Tatay Dadoy ang noo nitong si Tatay Lugro habang nag-uusal ito ng orasyon. Pagkatapos, agad itong nakagalaw at bumalik ang normal na wisyo nito. Napatitig agad ito sa kanila at nagsimulang humingi na ito ng tawad. Tanong agad ni Nanay Lucita, "Lugro, magsabi ka ng totoo. Ikaw ba ang pumatay kay Arong?" Napayuko na lang ang matanda at napaluha. Dito na umamin itong si Tatay Lugro na isa siya sa pumatay kay Tatay Arong. Ilang linggo na daw ang nakaraan, nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol ito sa lupain na namana nila sa kanilang mga yumaong mga magulang. Ang taniman ng tubo nila, gusto nitong si Tatay Lugro na siya na ang mamahala. Pero ayaw nga nitong si Tatay Arong. At ayon pa sa kwento ni Tatay Lugro, hindi lang siya ang may pakana. May mga kasama pa siya at mga kasabwat. Sa narinig, lalong umiiyak itong si Nanay Lucita at nawalan na ito ng malay. Bigla itong bumagsak sa sahig. Kaya dali-daling tinulungan ito nila ni Tatay Dadoy
at Papa Guryo.